Hi guys! So, welcome to my YouTube channel! So for today's video, ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aming maternity shoot at ang aming maternity shoot outfit haul. Ayan, magma-maternity shoot outfit haul tayo. So usually naman, yung mga ginamit namin na damit ay pinili lang namin online. Siyempre, Shopee. Ayan. So, di ba? Salamat, Shopee. Kasi ang hirap na lumabas ngayon. Lalo na ako, buntis, hindi ako pinapapasok sa mall dahil GCQ nga. So, kaya, nag-take na rin ako ng risk na bumili na sa Shopee ng mga damit. Kasi usually, hindi ako bumibili ng mga damit sa Shopee. Kasi nga, baka oversize o kaya hindi kasha sa akin. Pero ngayon, nag-take na ako ng risk. Kasi no choice na ako. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking, hindi pala amin, aking mga binili sa shop. So, ilalagay ko pala yung link dito sa description box para kung gusto nyo din na bumili ng ganong damit, ay, ayan, makita nyo siya agad. Okay? First, ito yung una namin na ginamit. So, ito yung naman muna yung sa aking asawa. Ayan. Ilalagay ko na lang pala yung picture namin, ha? Insert picture ko na lang dito. So, ayan. Ayan siya. So, binili ko to worth 299 pesos. So, 299. Okay naman siya pag nakasuot. Okay siya sa pag nakasuot. Pero kapag yung hindi, parang ang pangit lang tignan, ganun. Kasi medyo manipis siya. At saka nung binili ko to dahil 2XL, kaya pinaliitan pa namin to, yan. 2XL. Akala ko kasi ganun kataba na yung asawa ko. Ayan. So, XL lang pala daw siya. So, kaya pinaliitan pa namin to, tapos pinaiklian. Kasi masyado siyang mahaba. Pero, guys ah, worth it to, okay? Kahit medyo manipis. Kasi maganda siya pag nakasuot na. So, binili ko siya sa EU1 Diasis W.ph. Diba? Ang hirap. Hirap ang ipin ang pangalan. Kasi overseas. Siyempre sa China. Diba? Sa China kung ito binili. Pangalan pa lang. Diba? So, next. So, okay to ah. Lalo na pag may prenup kayo sa beach, ganun. O kaya outdoor. Maganda to. Maganda tong shirt na to. Ayan. Okay, next naman ay yung short na brown na mocha, yung kulay or may pagkakaki. Yun naman, nabili ko din yun sa Shopee. Siguro mga worth 100 plus. Basta ganun. Hindi ko na, tapos ilalagay ko na lang ah, kasi hindi ko na siya makita kung saan ko siya binili. At saka kasi nasa tubalan yung short. Kasi alam mo naman, yung asawa ko, pag may bago siya, talagang paborito niya na yun. Hanggang sa maluma na talaga na naman. Kaya, ay nako. Alam mo yun, ayaw nila bumili. Pero pag binili mo naman sila, gustong-gusto nila. Ganyan yan. Ganyan yung mga asawa natin. So, next naman, ang outfit namin ay ito, yung pullover. Nag-block kami na lang, pullover. Ayan. Ito naman, sa asawa ko muna. Binili ko to sa Illusory 999 worth 125 pesos. Ayan. Pullover siya. Maganda to. For 125 pesos, sulit na. Pero, wag mo to isusuot pag summer, ha? Kasi, ano ba yun? Makating sa ilok. Wag mo isusuot pag summer kasi ang init niya sa katawan. Ayan. Suot mo lang to kapag yung tag-ulan at saka magpapasko na. So, yung bumili ako ng mga damit na hindi lang dun sa mismong photoshoot namin magagamit. So, bumili na rin ako yung talagang magagamit na rin namin. Halimbawa, pag-aalis. Ganyan.
para naman sulit, di ba? So, ito ay sulit na for 125 pesos. At, sabi ah, pag suot nito ah, yung nakakapogi. Ayan, nakakapogi ito ah. So, next naman yung sa akin ay na-pull over din na crop top. So, nabili ko naman to sa MC online shop. Pull over crop top naman siya. So, syempre, maternity shoot nga. So, kailangan naka-highlight yung chan natin kahit ang laki-laki, di ba? So, nabili ko siya for worth 170 pesos. Ayan. So, siguro masusuot ko naman siya kapag hindi na ako buntis. So, partneran ko na lang siya ng high-waist, pants, or kaya shorts. Pero worth it din to ha, sa 170 pesos, yung mga mahilig dyan sa crop top, makapal siya. Okay? Makapal yung tela niya. Okay. Next naman ay, so hindi ko pala ito napakita kanina. Yung partner naman ito. Yung pinartner namin dun sa black na pullover namin. Ay, eto. Itong baggy sweatpants. Ayan. Sweatpants siya. So, nagkakahalaga siya ng 199 pesos. So, binili ko yung, ano size nito? Kung di ako nagkakamali, ay XL. Sa parehas kami ng kinuha na size. Parehas yung kinuha ko na size. Kasi nga, dahil malaking chan ko at malaki din naman yung chan nga. Feeling ko, ay, parehas na lang pa naman kami. Kasi garterized naman siya. So, sa 199 pesos, sulit na din to ha. Kasi masusuot pa namin to kapag gusto namin umalis. Ganun. Okay, and then next is, eto. Actually, paborito ko tong dress na to. Ang ganda na kasi. So, ito. Ito yung dress na white. Na ito yan. Yung partner naman na yung white din. Diba? Na pinakita ko kanina yung sasaw ko. Yun yun. Ito ay binili ko sa Catchy Collection. Ay, Catchy Style Collection. Sa Catchy Style Collections, worth 320 pesos. Ayan, ang ganda niya. Kasi may paribon pa siya dito. Long sleeve siya tapos may paribon. Paribon siya. So, ang ganda niya pag suot. Kasi, off-shoulder. Ayan. Talagang ma-emphasize kagandahan ng yung balikat. Lalo na kapag kaway sexy. Kahit medyo chubby, maganda. Promise. Maganda talaga ito tignan. Paborito ko to. Kaya tapos masusuot ko pa siya kahit nanganak na ako. Kaya sulit ang aking 320 pesos. Then next naman ay yung naka-gown ako. So yung gown na yon ay nirent ko sa Gowns of Priya. So ilalagay ko na lang again yung kanilang Facebook page sa description box. Okay. At ano ah, ang bait. Ang bait nung may-ari nung Gowns of Priya kasi actually yung gown, dumating siya sa mismo talaga namin dapat na date na photoshoot, which is June 12. Pero, dahil ngayon lang na yung inaantay ko para mag-go signal na rin namin yung photographer, eh, hindi siya, dumating siya mga, ano na, alas dos na ng hapon, which is yun yung call time talaga namin. So, buti na lang, nakapag-pare-schedule na ako doon sa studio at bakit? At ayun na nga. Continue. Sobrang ang bait niya kasi naintindihan na alam ko na hindi niya din kasalanan kasi sa career talaga yung medyo may katagalan na ma-deliver. Pero, ayun, thankful din ako sa kanya kasi, ano, ang bait niya kausap talaga, naiintindihan niya yung situation at hindi niya na ako pinagbayad nung sa extent. Kasi, di ba, syempre, sa mga rental, ano, na mga gown, kapag lumagpas na dun sa araw,
meron na siyang extra fee, na which is 500 pesos, pero siya hindi niya na ako pinagbayad. So, very thankful ako sa Gowns of Pia, at kaya yung mga gusto dyan na mag-rent din ng gown, ayan, check nyo yung Gowns of Pia. Promise, marami silang magaganda na mga gown. At so next naman is yung mga accessories na ginamit ko. So syempre kailangan medyo babagay doon sa damit yung mga accessories na gagamitin ko. Syempre nag-shopping na naman ang inyong soon to be ina. Okay. Oops. Okay. Yung ginamit ko doon sa gown ay ito. So, ilink ko na lang ah. Yan, yung tassel. Pearl, may pearl siya na tassel. Yan, di ba? Mala, ano, K-drama star ako. Feel ko na mala K-drama star ako yung pagsuot ko to. Yan, mura lang to. So, ilink ko na lang. Lalagay ko na lang talaga sa baba, pati yung price. Kasi medyo nakalimutan ko na. Hindi pala medyo, talagang nakalimutan ko na. And then, also, ito naman yung sa white. Itong flower na to. Actually, nakita ko to doon sa ano. Noon nag, ano si Ann Curtis, parehas. Kasi doon ko talaga siya unang nakita. So, ngayon, naghanap ako. Noon nag, gender reveal si Ann Curtis. Parang ganito yun. Diba? Medyo hawig. Ayan, medyo hawig. So, naghanap ako na, med ng katulad noon. Kikaw niya. Kasi ang ganda, nagandahan lang ako. So, next, ito pala, yung kapartner din nung sa may gown. Ito, mura lang din to. Actually, tingnan mo, ang tagal na nga niya. Hindi pa rin siya yung discolored yan. Hindi pa rin nababag yung kulay niya. So, syempre, ikikip ko lang to kasi malay mo, magamit ka pa siya susunod kapag hindi pa kumukupas yung kulay niya. And the next is itong chain. Yung sa may block. Wala lang. Nagandahan lang ako. Bakit ko ito binili? Bakit nga ba? Doon ko lang ata ito masusuot. Kasi alam mo, dai. Ay, mga sismars. Kapag yung medyo pumuporma ka, ganun. Alam mo naman, dito sa Philippines, marami tayong marites. Yan, marami nakatingin sa'yo mula ulo hanggang paa. Diba? Hindi ko alam kung may parang... So, pag pumuporma ka, feeling mo parang... May mali ba? Ano ba? May dumi ba ako sa mukha? Okay lang ba yung suot ko? Diba? Medyo awkward lang. Sige nga mo. Pero, kibar lang. Go lang. So, ayun lang. So, ito naman yung mga pinamprops namin sa aming maternity shoot. Yung I'm my daddy's girl and my mommy's world. So, this is worth 200 plus ata. Ayan. Kaso, ay, pero hindi lang to yun na, hindi lang yung onesie. Yung meron. Kasi may kasama siyang shorts at hairband. Kaya, wala, nagandahan lang ako sa nakasulat. Kasi parang, connected sa aming maternity shoot at ginawang gender reveal. And the next, itong shoes na super cute. Ayan, nung dumating to, alam mo ba? Alam niyo ba, naiyak-iyak ako kasi super cute yung sapatos. Tapos, alam mo yun, ganun pala yung feeling, no? Kapag yung soon to be mom ka na. Kapag nakikita mo yung mga gamit ng baby mo, wala, sobrang cute talaga. Tapos yung asawa ko nga din, nung nakita to, parang tinitigan niya. Tinitigan niya, tapos po ulit yung sinasabi na, ito ba? Ang liit. Sabi na ganun siya. Ang liit. Ganito talaga yung magiging paano ng baby natin. Muna, paglabas. Super cute. So, super excited na akong isuot sa kanya to. Cute na shoes na to. Ito, I think nasa 100 plus. Nasa 100 plus to. So, syempre, ilagay ko na lang yung link na pinagbila ko. So, para makapili din kayo. Maraming magaganda doon sa shop na yun ah. Na mga pang-babies. Lang ang aming maternity
shoot maternity shoot outfit na mabinili namin sa Shopee. And I hope yung mga mami dyan na may nagbabalak na mag-maternity shoot din. Ayan. Kung wala kayong mahanap ng mga damit na pang maternity shoot, punta lang kayo doon sa aking mga ilalagay sa description box. So, the next video is yung mga glimpse lang naman. Yung mga panakaw na video nung aming maternity shoot. Hi, so we're back home. Nakakapagod. Okay. Ayan. Let's recalat. Ano ba yan? Bibihis mo na ako at maglilinis ng kwarto. Bye! I hope that you enjoyed this video. Bye! See you on my next vlog. So this is Rose B, and don't forget to like and subscribe!